budget tulad ng Bolani, Sagnit, usually walang rebound adjustment yan. Pero Speed 1 Bazooka, meron siyang rebound adjustment. What's up mga kapidal? Welcome to another episode of Helmet Juice. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin yung suspension fork ng Speed 1 Bazooka. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa baba. Tapos paki-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos, biking tips, bike reviews, parts reviews and impression, and especially yung mga raffle and giveaways natin. Bago tayo mag-umpisa, ito ay first impression video lang, hindi siya actual review. So, nakakuha tayo ng Speed 1 Bazooka na pang 27.5 na gulong, courtesy of JCC Bike Shop. So, binayaram sa akin to ni Sir Jason ng JCC para magawan ko siya ng first impression video. So, this is the Speed 1 Bazooka na air shocks or air fork. Okay? Ano ba yung features niya? Unahin muna natin yung weight. So, subukan natin siyang timbangin para makita natin yung weight niya. So, ang actual weight niya ay nasa mga 1.8 kilograms. So, average weight, hindi siya sobrang gaang, hindi rin siya sobrang bigat. Typical sa mga air shocks na fork, yung ganun timbang. Ang stanchion niya is 100 mm yung travel. Pero nung sinukat namin siya, yung blades niya ay nasa 120. So, nasa 120 siya. Tapos, ang crown to axle niya ay 500 mm. So, 500 mm yung crown to axle. Tapos, ang material niya, ito yung magnet natin. So, alloy siya. Actually, sabi sa description, ano siya eh, magnesium alloy itong lower, magnesium alloy itong arc, tapos, anodized na Teflon, yung mismong stanchion niya. So, meron siyang lockout, shoulder type, yan. Shoulder type yung lockout niya. Tapos, ang kagandahan ng Speed 1 Bazooka, as compared sa ibang budget fork, meron siyang rebound adjustment. So, usually, yung mga rebound adjustment, pangkaraniwan lang siya sa mga medyo high-end na fork tulad ng Fox and RockShox and other brands tulad ng Epicon. Pero sa low budget tulad ng Bolani, Sagnit, usually walang rebound adjustment yan. Pero Speed 1 Bazooka, meron siyang rebound adjustment. Yun. Ano pa ba? Mukhang matibay naman siya. Considering na ang presyo ni JCC dito is 5,400. Considering na wala siya sa upper tier ng mga high-end na fork, mukhang magtatagal naman siya. Pero this is designed for XC and all mountain. Hindi siya built for drops and jumps. So, yun. Sa mga nagbabalak na mag-XC,
Exit Trail, All Mountain, ito yung nire-recommend ng Speed 1, yung Speed 1 Bazooka. So, di pa natin siya masusubukan. Siguro in the near future, tatry tayo nito sa isa sa mga bikes na bubuin natin na 27.5 na XC. Tapos, yung mount niya ng brake, syempre, pang disc brake na. Tapos yun, ito yung rebound adjustment niya. Makikita mo dyan. And then yan, yung kanyang shoulder na lockout. Parang ano eh, yung pag-lockout niya, hindi siya tulad nung ibang fork na on and off lang. So, gradual eh. May ma-adjust mo yung actual na travel nung ano mo. And then plus yung rebound nga. So, yun. Meron na siyang mount para sa cable. Tapos maganda yung kulay niya. Okay lang yung mga decals niya. Stickers yung mga decals niya. So, yung iba tinatanggal nila yan para hindi makita yung brand. Pero, not bad for a budget fork. So, tignan natin sa mga susunod na video kung how it will fare. Kung tatagal ba siya. Tapos, yung ano niya nga pala, yung suspension niya nasa, I think, nasa left. Nasa left yung ano niya eh. Yung suspension niya nasa left side. So, that's it. This is Speed 1 Bazooka ng Speed 1. So, kayo, anong tingin nyo dito sa Speed 1? May mga nakagamit na ba nito? Let me know. Comment nyo sa baba kung ano yung experience nyo sa Speed 1 kasi ako hindi ko pa siya may sasalpak sa bike. So, yun. Kayo, anong kwentong Speed 1 Bazooka nyo? Let me know para makatulong din sa ibang mga kapedal natin na nag-iisip-isip kung bibili sila ng Speed 1 Bazooka. So, that's it for our episode. Dahil first impression lang siya. This is just a quick video. Kung may mga gusto kayong part sa pag-usapan, let me know. Kasi may partnership tayo with JCC Bike Shop. So, nakakahiram tayo ng mga parts, components na pwede nating i-unbox, first impression, and review dito sa channel. Shoutout sa lahat ng mga kapadyak natin na nanonood ngayon. Hindi ko na kayo i-mention isa-isa. So, that's it. Ingat po tayo sa mga ride and mag-bike po tayo ng mag-bike para happy legs tayo lagi.